Yo, what's up mga katunay? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron tayong panonooring isang video. Ito po ay nagmula sa channel ni Banat PH Update TV. Ayan, suporta po mga kapatid kay Banat PH Update TV. Sa lahat po ng hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel niya, subscribe na po kayo mga katunay. Alright, at syempre subscribe din kayo dito sa channel ko na Tunay na Kritiko sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Alright, at syempre eto ngayon ang ating pag-uusapan. Ito ay tungkol sa UP, haha! Ano, dahil ito na, mukhang mayayari na. Dahil ang UP ay tinanggalan ng 2.5 bilyong piso na pondo. Ah! Yare! So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Matapos maging kuta ng mga makakaliwang grupo, ayan, University of the Philippines, yun, tinanggalan na ng 2.5 bilyong pesong pondo. Ay. Ito ang kinumpirma ng pamahalaan ni President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio. Matapos ang deliberation at pag-aaral ng Kongreso patungkol sa mga departamentong dapat tanggalan ng bilyong pisong pondo. O sige, protesta pa kayo, Mor. Ayan ang napapala ninyo. Isang University of the Philippines sa nangunguna dahil sa di umano'y ilang mga issues na dapat raw pag-aralan ng pamahalaan o dapat bang ipagpatuloy ng mga scholar ng nasabing university. Lalo't ilan ng mga testigo at dating makakaliwang grupo ang nagpatunay na ito ang nagiging kuta ng mga illegal front para ang mga kabataan ay sumali sa paglaban sa bayan. Tama. Nararapat lamang raw ito na ayon mismo sa mga mangnanaging biktima na ang kanilang mga anak at sumapi na sa kumakalaban sa bayan. Narito ang full report kung saan umani ito ng samutsaring reaksyon sa mundo ng social media. Totoo naman eh, kasi dyan sa UP talaga, no? Dyan ang gagaling yung mga kumakalaban sa gobyerno. Diba, napakaraming scholar dyan, napakaraming estudyant, napakaraming scholar ng gobyerno dyan. Diba? Kayo, scholar kayo ng gobyerno, pero kinakalaban nyo yung gobyerno. Diba? Parang napaka, ano naman natin nun? Parang wala tayong hiya sa sarili natin. Diba? Dapat naman eh magkaroon naman kayo ng konting kahihiyan. Dahil lalong-lalo na, di ba, UP, kilalang eskwelahan yan. Yung mga scholar dyan, eh nasasayang lang. Di ba? Nasasayang lang. Nakikita mo lang sila kung ano-ano eh. Pakalat-kalat sa kalsada. Sigaw ng sigaw. Yun eh. Pero bago ang lahat, mga kachika, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. Yes. I-subscribe mo na yan. Ayun, subscribe at kayo. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. Yes. At yun na nga mga kachika, tinupad ni na President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio ang kanilang pangako sa bayan, lalo na sa mga kabataan na lilinisin nila ang ilang mga universidad at tila nagiging kuta ng makakaliwang grupo sa Pilipinas. Tama yun ha. Mas maganda yan. Nalinisin yung mga universidad. Yan, yung gaya ng mga kabataan na yan. Ako! Woo! Pinas, isang University of the Philippines, yes, sa tinanggalan ng bilyong pisong pondo. Mm-hmm. Ito'y ayon mismo sa deliberation ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Benjamin Jokno, kung saan kinumpirma na mahigit sa 2.5 billion pesos ang natanggal sa University of the Philippines para sa proposed budget ng taong 2023. Katuwang ang ilang mga sumukong makakaliwang grupo at ang Departamento ng DepEd sa pangunguna ni DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio ay sinuportahan ni President Bongbong Marcos Jr. ang nasabing panukala ng Department Budget of Management
Ayon pa sa report ng inquiry.net, UP system faces 2.5 billion cut in proposed 2023 budget, 893 million slashes from PGH, Manila, Philippines. The proposed 2023 budget for the University of Philippines UP system has decreased by almost 2.5 billion. The National Expenditure Program NEP from the executive branch shows. Copies of the NEP uploaded on Department of Budget and Management (DBM) website on Monday shown that under Volume I covering the state universities and colleges, the UP system get a proposed 23.10 billion funding for 2023. This is a lower than the 25.60 billion that was included in the 2022 budget. But aside from that, the proposed budget for the Philippine General Hospital under the UP system also went down by 893 million. While the provision for medical indigents did not change, which remained at 518.2 billion, the hospital services program went down from 6.305 billion in 2022 to just 5.412 billion in 2023. Mm-hmm. This decrease in funding came despite both sector, education and health, getting a huge chunk of proposed 5.268 trillion budget first under President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s term. Earlier, after the House of Representatives formally received the proposed 2023 national budget from the Department of Budget and Management Secretary, Amina Pangandaman said that the administration would like to focus on education, healthcare, and food security in accordance with Marcos policies. The education sector budget increased from 788.5 billion in 2022 to 852.8 billion in 2023. Health from 268.4 billion to 296.3 billion. In agriculture from 132.2 billion to 184.1 billion. Budget deliberations are expected to start within the week, with the House Committee in Operation tackling per agencies briefing. Despite the tight schedule, most leaders are optimistic that the budget will be approved by September 30 or before Congress goes into a recess. End quote. Ayon nga sa nasabing balita, mas galing, no? Talagang tinututukan nila ang edukasyon, no? Tama yan, natutukan nila maigi yan kasi talagang yung mga kabataan, ika nga, ang pag-asa ng bayan. Diba? Hindi yung mga gantong klaseng kabataan niya yan, nakikita niya sa monitor. No. Bumabang na kuhang pondo ng University of the Philippines na bumaba sa 2.5 na bilyong halaga. Ayan, no? Malaking halaga na rin iyon. Dahil noong 2022, mayroon silang 25.60 billion na... Talagang itong eskwelahan talaga ng UP talaga, masakit talaga sa ulo ng gobyerno. ...nakalaang pondo. At ngayon ay naging 23.10 billion na lang ang naging proposed budget para sa nasabing universidad. Mm-hmm. Samantala, tumaas naman sa ibang mga departamento, lalo na sa edukasyon na from 278.5 billion ay naging 852.8 billion at sa pangkalusugan na from 268.4 billion ay naging 296.3 billion. Lalo na sa pang-agrikultura na galing sa 132.2 billion ay naging 184.1 billion. Ooh. Matapos ang balitang ito, lumaki, no? Ay tila nagngaungaw ng araw ngayon ang ilan sa mga professor at di umano'y panatiko ng University of the Philippines. Ayon sa kompirmasyong balita, natatanggalan na sila ng bilyong pisong pondo alinsunod sa naging panukalang batas at inaprubahan naman ng pamahalaan ni President Bongbong Marcos Jr.
at DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio. Ang naging desisyon ng Department of Budget and Management na tanggalan ng bilyong pisong pondo ang University of the Philippines System maging ang Philippine General Hospital ay makakatulong para ituon naman ang bilyong pisong pera para sa ilang mga proyektong pang-infrastruktura at Tama yan, ako. Kung tutuusin, ha, yung mga kabataan dyan na nag-aaral dyan, yung mga tumutulig sa gobyerno at kumokontra sa gobyerno, no? Kung tutol kayo sa pamamalakad ng gobyerno, no? Lalo na ngayon, eh wag na kayong mag-aaral dyan, di ba? Dahil kayo yung mga scholar dyan, kayo pa yung namumuno ng kaguluhan, di ba? Kayo, pinapag-aral kayo ng gobyerno pero wala kayong utang na loob. Dapat nagkakaroon kayo ng utang na loob. Pero ginagawa nyo, binabastos nyo, lalo na yung administrasyon ngayon. Tama ba naman yung ginagawa nyo? Gawain ba na may pinag-aralan yan? Kaya ang dapat sa inyo, kayo yung tinatanggalan ng scholarship sa eskwelahan na yan. At marami pang mas deserving na estudyante na dapat ipalit sa inyo na hindi katulad ng ugali nyo. Pang-infrastruktura at agrikultura na siyang dapat tulungan ng pamahalaan ngayon, lalo na sa pandemyang buong bansa. At ngayon nga mga kachika, ano na ang iyong magiging reaksyon matapos tuparinan ni na President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio ang kanilang mga pangako sa taong bayan, lalo na sa mga kabataan na ang mga nagiging legal front sa University of Philippines ay dapat managot at isa na nga dito ang pagtatanggal ng budget na bilyong pisong pondo. At yun na nga mga kachika, ano na ang iyong magiging reaksyon at komento patungkol sa balitang ito? Ay huwag kalimutang i-comment sa baba. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ayun, maraming salamat, Banat PH Update TV. Ayan, maraming salamat sa videong ito. Ayan, talagang tama lang talaga si Vice President Sara Duterte at si President Bongbong Marcos, no? Tama lang yan. Kasi yung eskwelahan na yan, napakarami talagang pasaway. Numero uno talaga yan na talagang tumutulig siya sa gobyerno. At yung mga kabataan na scholar dyan na pinapag-aral ng gobyerno, sila pa yung bumabastos, yumuyurak at dumudura sa gobyerno na dapat nilang irespeto dahil ayan ang nagpapaaral sa kanila dyan. Alam mo, lahat naman may karapatang mag-aral dapat. Eh kung ganyan ang pag-uugali na ipinapakita nila, yung paglapastangan at hindi pagsunod sa gobyerno natin, lalo na ngayon, yan ay hindi gawain na may pinag-aralan. Kaya mas marami pang deserve na nangangailangan ng scholarship na dapat pumalit sa kanila. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!